Okay, sige po. Buksan po natin ang ating Biblia po. Kung meron po kayong tangang Biblia dyan, ay atin pong buksan ano po. Buksan po natin sa John chapter 10. Kumbaga, ang atin pong pag-aaralan ay ang mga pangako po ng Panginoon, pero may isa lang po akong i-share at ibabahagi sa bawat isa sa atin po. Dito po sa John chapter 10 in verse number 29 or 28 hanggang 29. Basahin po natin John chapter 10 verse 28 and 29. Dito po ang sinasabi ano po. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. In verse number 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Tayo po patuloy na pag-aralan yung kanyang mga pangako. At isa sa kanyang mga pangako na po dito po sa talatang ito, ano po? It is one of the promises of Jesus Christ, our God. Isa po ito sa pangako ng ating Panginoon. Ano po? Ang sabi po niya, at sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at sila'y hindi mapapahamak. Ano po? Ang sabi po niya, at sabi niya, at sino may hindi maaagaw sa aking kamay. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. Alam niyo po ba yung tao, yung pagkakataon na mayroong nakatangan sa atin, isang bata na may nakatangan sa kanya, ano po? Kaya dito sa talatang ito, yung pag-aaralan po natin, the hand that holds on. The hand that holds on. Yung kamay na nakatangan. Ibig sabihin, ang sabi po ng verse number 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Kung paano tayong tinangana ng Panginoong Hesukristo, ganun din po ng Diyos Ama na ang sabi po ng Biblia, ano po ay hindi tayo kayang agawin sa kamay ng Ama. Alam nyo, yung isang bata na naglalakad, pagka po tangan siya ng kanyang ama, pagka tangan siya ng kanyang magulang, andun po yung kanyang tapang, andun po yung kanyang lakas. Dahil alam niya, meron siyang kasama. Alam niya na meron siyang kaagapay. Meron siyang katulong. Hindi siya nag-iisa. Amen? Kaya po, mahalaga na makita po natin the hand that holds on. Kumbaga, masarap po yung pakiramdam, masarap po yung alam mo na merong nakatangan sa'yo, merong hindi bumibitaw sa'yo. Ano po? Kaya po, isa po ito sa nakita ko na magandang pangako ng ating Panginoon. We will be hold on His hands that holds on. Kumbaga, tangan-tangan niya po tayo, hindi po niya tayo binibitawan. At ang sabi, hindi tayo maaagaw ninuman sa kaniyang kamay. Ganon din po yung verse number 29, hindi tayo maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Kaya po, the hands that holds on. Ano po ba yung makikita natin dito? Tatlong bagay lang po yung akin pong points na ginawa. Ano po? Una po, makikita po natin ito, it holds persistently. It holds persistently. Ang sabi po ng talata, ano po makikita po natin? And I gave them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Tuloy-tuloy. Kaya ang sabi niya, hindi ninuman maaagaw sa aking kamay. It holds persistently. Ibig sabihin yun, ano po yun? Salvation. Assurance of salvation. One of the gift of Christ to believers is eternal life, yung buhay na walang hanggan. Kung wala kang katiyakan ng kalangitan, dapat tayong manampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, kung sa umagang ito, hindi mo pa alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa, wala kang katiyakan ng langit na bayan na patutunguhan, ano ang kailangan natin gawin? Ang kailangan lang pong gawin, manampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, sampalataya na natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Sabi ng iba, marami, narinig ko na yan.
Ano, maliit pa lang ako naririnig na yan, ang pananampalataya kay Kristo. Pero sabi ko nga, ito pong Pilipinas, ang tawag ko rito ay religious country. Napakaraming relihiyon. Ano? Napakaraming kumikilala kay Kristo, pero hindi nananampalataya kay Kristo. Kaya lagi kong kinukwento yung kwento ng isang lalaki na nagtayo ng kable sa dalawang bundok. At ang sabi ng lalaking ito, sino sa inyo ang naniniwala na kaya kong tawirin yung kabilang bundok sa pamamagitan ng kable at ng isang gulong? Ang sinasabi ng mga tao, itong taong ito nasisiraan ng bait, gagawa lang ng exhibition dun sa dalawang bundok pa. Kaya ang ginawa ng lalaki, sumakay siya sa kanyang bisikletang isa ang gulong, tinawid niya ang kabilang bundok. Nung nakita ng mga tao, tuwan-tuwa sila, nagpapalakpakan sila at sinasabi nila, bravo, bravo, magaling. Kaya ang ginawa ng lalaki, muli siya sumakay sa kanyang bisikletang isa ang gulong, tinawid niya uli yung kabilang bundok pabalik. Tinawid niya yung kable, sa pamamagitan ng kable. Kaya lalong naghiyawan yung mga tao. Ang sabi ng mga tao, bravo, bravo, magaling. Ang sabi ng lalaki, sino sa inyo ang naniniwala na kaya kong tawirin yung kabilang bundok? Kami, naniniwala kami. Taasan silang lahat ng kamay. Kasi ganyan ang tao, to see is to believe. Pero ang sabi ng lalaki, sino ang sasakay sa balikat ko para muling bumalik sa kabilang bundok? Yung mga nagtaas ng kamay, yukuan. Ano? And then, may isang bata ang sabi niya, Kuya, ako po, sasakay sa balikat niyo. Ang tanong ko, sino ang naniniwala sa lalaki na kaya niyang tawirin ang kabilang bundok sa pamamagitan ng kable, sa pamamagitan ng isang gulong ng bisikleta? Lahat po ba o yung bata? Ang sabi ng iba, yung bata, kasi siya lang yung nagsabi na sasakay siya sa balikat. Hindi po. Lahat po sila ay naniniwala. Ano po? Na kayang tumawid na lalaki. Kasi tinanong sila eh. Lahat sila nagtaas ng kamay. Pero ang tanong, sino yung nagtitiwala sa lalaki na kaya siyang itawid sa kabilang bundok? Hindi po lahat. Dahil hindi po sila nagtaas ng kamay. Yung isang bata lamang. Yung isang bata na hindi lamang naniwala, kundi nagtiwala. Ibig sabihin, lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Pero hindi lahat ng tao nakakatiyak na pag siya namatay, sa langit na bayan siya papupunta. Naniniwala kay Kristo na matay para sa kanyang kasalanan. Pero hindi nananampalataya na sapat yung ginawa ni Kristo para dalhin siya sa kalangitan. Alam niyo po ba lahat ng tao naniniwala sa Diyos pero hindi lahat nananampalataya? Kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, kung wala ka pang langit na bayan na siguradong patutunguhan, ang kailangan mong gawin, manampalataya kay Kristo. Dahil ang sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kailangan mong manampalataya sa Kanya. Ano yung sasampalatayanan mo? Sampalatayanan mo yung ginawa niya sa krus na sapat para sa iyo at para sa akin upang tayo ay dali niya sa kalangitan. Ang kanyang kamatayan, ang pagkabubo ng kanyang dugo ay sapat upang tayo linisin sa ating mga kasalanan. Ano, kailangan makita natin na tayo mga kasalanan? Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Kaya po mahalaga po yung pananampalataya. Pananampalataya na makapagliligtas sa tao. Kaya ang sabi ng Biblia sa John chapter 1 in verse number 12, ano? Ngunit sa lahat ang sitanggap, ipinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kaniyang pangalan. Kung tayo nanampalataya sa Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay para sa iyo, mayroong pangako ang Panginoon. Ano po? Pagkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Pangalawa, yung John 5:24, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsubo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi napapawag sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. At ito pong katulad ng binasa po natin talata, ano po, sa lahat na nanampalataya, ang sabi niya, and I gave them eternal life. Yung po yung sinabi sa John chapter 5 verse 24. Yung lahat na nanampalataya ay binigyan ng buhay na walang hanggan.
hindi napapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yung pangako ito ng Panginoon para sa mga mananampalataya, sa mga tao na nagtiwala sa Panginoon. Katulad ng lalaking ito, ano? Kaya sabi ko nga, yung Pilipinas, ito yung religious country. Maraming tao naniniwala sa Diyos. Pero pag tinanong mo, walang katiyakan ng kaligtasan. Kung sa umagang ito, wala kang katiyakan ng kaligtasan, baka naniniwala ka lang kay Kristo. Dapat kang manampalataya kay Kristo. Sampalatayanan mo siya sa kanyang ginawa. Na sapat ang pagkamatay niya para tubusin ka sa iyong kasalanan. Dahil ang kasalanan ang magdadala po sa atin papunta sa impyerno. Mahalaga po na makita po natin yung ating sarili na kailangan natin yung tagapagligtas. Kailangan natin manampalataya kay Kristo. Kaya po, it's hold persistently. Doon sa mga nanampalataya, ano po? Ito po ay tuloy-tuloy, hindi na daw po tayo maaagaw. Kaya po ang kaligtasan, ano? Eternal life. Pag buhay na walang hanggan, walang katapusan. Pag walang katapusan, walang kamatayan. Ibig sabihin, wala nang kaparusahan sa tinatawag na impyerno dahil ang ikalawang kamatayan ay kaparusahan papunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Kaya mahalaga po na makita po natin, ano po, at ito po ay pangako ng Panginoon sa mga nanampalataya. Natatanganan sila ng ating Panginoon. Natatanganan tayo ng ating Panginoon. At kailanman, sino man, hindi tayo maaagaw sa kamay ng Ama. Hindi tayo maaagaw sa kamay ng Panginoong Heso Kristo. Ano? It hold persistency. Persistently. Ibig sabihin, salvation. Ano po? Number two, makita po natin mahalaga na makita natin sa pagtangan ng Panginoon, ano po, it is the hand of God. Kung hand ng Panginoon yung tumatangan sa atin, it hold powerfully. It hold powerfully. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 5 verse 15, maalala po natin yung bayan ng Israel. And remember that thou was a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out of thence through a mighty hand and by stretched out arm. Therefore, the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Ano po ang sabi dito? Through the mighty hands of God. Yung makapangyarihang kamay ng Panginoon ang naglaalis, ano? Sa bayan ng Israel, sa lugar po ng Egypto. Ang sabi po ng Joshua chapter 4 in verse number 24, that all the people of the earth might know that the hand of the Lord, that it is mighty, that ye may fear the Lord your God forever. Ano po ang sabi po ng talata sa Joshua chapter 4 in verse 24? Yung kamay ng Panginoon na siyang makapangyarihan. Thou hast a mighty arm, strong is thy hand, and high is thy right hand. Ikaw na may makapangyarihan, bisig, malakas ang iyong kamay, mataas ang iyong kanang kamay. Ang sabi po ng Psalms chapter 98 in verse number 1, O sing unto the Lord a new song, for He hath done the marvelous things. His right hand, His holy arm, hath gotten Him the victory. Yung nagbibigay po sa atin ng tagumpay, yung nagbibigay po sa atin ng victory, walang iba kundi yung kamay na tumatangan sa atin. Walang iba yung kamay ng ating Panginoon. Ano po? It hold powerfully. Ano yun? Yung atin pong service. Yung kanina, it hold persistently. Yung atin pong salvation, tangan-tangan po ng ating Panginoon. It hold powerfully yung atin pong service. Ano? Din sabi ng talata, binibigyan tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, sa pamamagitan ng kanyang pagtangan sa atin. Ang kamay po ng Diyos na tumatangan ay kamay na nagbibigay ng tagumpay. Saan po ba tayo binibigyan ng tagumpay ng ating Panginoon? Ano? Binibigyan po tayo ng tagumpay ng Panginoon sa mundong ito. By this word. Ano ang sabi po ng 1 John chapter 5 in verse number 4 hanggang verse number 5? For whosoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith.
who is that overcometh the world, but he that believe that Jesus is the Son of God. Ano man problema, ano po mapaglalabanan po natin, mapagtatagumpayan po natin. Yung mundong ito, marami, ang mundong ito pasama po ng pasama. Pero salamat, ang Diyos po nagbigay sa atin ng pagkakataon upang tayo po'y magtagumpay. At tangan-tangan niya po tayo para po tayo ay magtagumpay sa mundong ito. Sa COVID-19, naniniwala po ako, ano, makakaraos po tayo rito. Dahil bibigyan po tayo ng Diyos ng tagumpay. Pangalawa, to the wiles of the devil. Meron po tayong tagumpay. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 in verse number 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Yung mga pakana, yung mga palaso, yung mga lalang ng Diablo. Yung lalang ng Diablo, malalabanan po natin, mapagtatagumpayan po natin. Ano mang hadlang na gagawin sa atin ng Diablo para huwag tayo magpatuloy na maglingkod sa ating Diyos, tandaan niyo po ito, mapagtatagumpayan po natin. Bakit? Dahil tangan-tangan tayo ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Matagtatagumpayan po natin, ano po, hindi lang po yung world, yung wiles of the devil, mapagtatagumpayan po natin mag-witness. Ang sabi po ng Acts chapter 1 in verse number 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is came upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kaya yung mga mananampalataya, meron pong tagumpay sa kanila pong pagbibigay patotoo, sa kanila pong pagsishare ng gospel. Alam niyo po, wag po tayong huminto ibahagi ang salita ng Diyos. Wag po tayong huminto ibahagi yung kaligtasang tinanggap po natin. Bakit? Dahil naniniwala po ako, tangan-tangan tayo ng Panginoon para magkaroon ng tagumpay dito. Na ibahagi ang kaligtasan sa iba. Alam niyo po ba, yun po yung privilege po na nung nanampalataya po tayo, nung nagtiwala po tayo sa ating Panginoon, na nagkaroon po tayo ng kakayanan, nagkaroon po tayo ng tagumpay na ibahagi ang kanyang salita, ibahagi yung kaligtasan. Ang tanong ko, nagawa na ba nating bahaginan yung ating mga kaibigan? Nagawa na ba nating bahaginan yung ating mga kamag-anak? Nagawa na ba nating bahaginan yung ating mga klase, katrabaho, o kahit saan man lugar na naroon tayo? Kung natatakot tayo, mapagtatagumpayan mo yan. Bakit? Dahil tangan-tangan ka ng Diyos na makapangyarihan. At bibigyan tayo ng pagkakataon ibahagi yung kaligtasan na tinanggap po natin. Kaya po, meron po tayong victory sa mundong ito, sa mga pakana ng Diablo. May tagumpay po tayo na ibahagi ang salita ng Diyos. Meron po tayong tagumpay sa gawain ng Panginoon, to the word of God. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 37, ano po, nay, all these things we are more than conqueror that him that love us. Si Kristo po yung nagbibigay po sa atin ng tagumpay. Kaya sabi ng Biblia, mas mahigit pa tayo sa mapagtagumpay. Mas mahigit pa tayo sa mapagtagumpay. Bakit? Dahil tandaan po natin, dahil yung may tangan sa mga mananampalataya, yung may tangan sa atin, siya po ay makapangyarihan. It holds powerfully. Ano po yun? Yung atin pong service. Sa atin pong paggawa, sa atin pong pagkilos, sa atin pong pagpapatuloy bilang mananampalataya. Yes, minsan nandudumo tayo, minsan natatapa tayo, minsan nanghihina tayo. Pero sa panahon na yon, tatanganan tayo ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Ibabangon tayo at muli makalalakad tayo sa Panginoon. Dahil pinangako po niya. It holds persistently yung ating pong salvation. It holds powerfully yung ating pong service. At panghuli po, ano po? It holds perfectly. It holds perfectly. Ano yun? Ano po? Ang sabi po ng verse
Peter chapter 5 in verse number 6, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that is may exalt you in due time. Yung may tangan po sa atin, hindi po lamang makapangyarihan, kundi yung may tangan po sa atin, perfecto. Ano ibig sabihin nun? Kung tangan tayo ng perfect hand, kung tangan tayo ng perfectong kamay, magpasakop tayo sa kamay na ito. Ano? Dahil alam po natin, dadalhin po tayo nito sa ikalalago, dadalhin po tayo nito sa pagtatagumpay. Ang mahalaga lang po sa bawat isa sa atin, matuto pong magpasakop. Kung tangan-tangan po tayo ng Diyos, kung tangan-tangan po tayo ni Kristo, at sabi ng Biblia, tinanganan niya tayo at walang, hindi tayo maaagaw nino man sa kanyang kamay, huwag po tayong kumawala. Amen? Hindi na nga tayo maaagaw eh. Ano ibig sabihin ng huwag na tayo kumawala? Submission. Surrender our lives to Jesus Christ. Ano? Saan ba tayo dapat magpasakop, mga kaibigan? Surrender, ano po? Submission. Submission to the word of God. To the authority of the church. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 16 in verse 16, that ye submit yourselves unto such, to everyone that helpeth with us and laboreth. Pasubmit po tayo sa simbahan. Ano? Pasakop po tayo sa simbahan. Kung nagpapasakop po tayo sa Diyos, magpasakop po tayo sa kanyang gawain. Amen? Alam niyo po ba, maraming tao nagsasabi na, musta ka na kapatid? Okay naman po. Ano? Mabuti ang Diyos sa amin, matapat. Pero wala sa gawain ng Diyos. Kumusta ka na kapatid? Ibig sabihin, ano? Gusto nilang magpasakop sa Diyos pero ayaw nilang magpasakop sa gawain ng Diyos. Alam niyo po ba, pag ang tao ayaw magpasakop sa gawain ng Diyos, hindi po totoong gusto niya magpasakop sa Diyos. Dahil ang tunay na nagpapasakop sa Diyos, nagpapasakop sa gawain ng Diyos. Pinapahalagahan ang gawain ng Diyos. Ang sabi po ng Hebrews chapter 13 in verse number 17, obey them that have rule over you and submit yourself for they watch you for your soul as they that must give account, that they must do it with joy and not with grief. For what is the unprofitable for you? Kung nagpapasako po tayo sa gawain, magpasako po tayo sa ating pastor. Amen? Hindi ko naman po sinasabi na atin pong sundin kahit mali. Katulad po ng sinabi po ni Pablo, ano? Follow me as I follow Christ. Naniniwala po ako ang bawat pastor, ibig po niyang dalhin ang bawat miyembro ng kanyang iglesia, ng kanilang iglesia sa Panginoon, kay Kristo. Ano? Kaya nga po iniligay ng Panginoon dahil ang sabi ng Biblia, galing sa puso ng Diyos yung inyo pong pastor. Kaya pasako po kayo. Sundin niyo po. Huwag niyo pong labanan. Ano po? Nakakalungkot po kung meron pong mga mananampalataya nilalabanan. Ngayon po, pinagdawas ang Father's Day. Isa po sa inyo pong ama sa pananampalataya ang inyong mga pastor. Kaya po mahalaga na tayo po'y magpasako sa ating pong pastor. Magpasako po tayo sa gawain ng Panginoon. Ano? Submission hindi lamang to the work of God, but number two, submission to the will of God. Sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po ba ang ating Panginoong Hesukristo ang pinaka maganda, ang pinaka perfectong halimbawa sa pagsasubmit sa ating Diyos Ama? Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 26 in verse 39, and he went a little farther and fell on his face and prayed and saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Huwag namang dumaan sa akin ang sarong ito. Kung maaari, ayaw niyang dumaan yung hirap na yun sa kanya. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ang aking kalooban,
kundi ang iyong kalooban. Submission to the will of God. Kung tangan tayo, tangan tayo, ng tangayo ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoon, hindi tayo maaagaw. Tangan-tangan tayo ni Kristo at ng Diyos Ama. Tangan-tangan tayo ng makapangyarihang kamay at perpektong kamay. Bakit ka pa kakawala? Bakit ka pa magpupumiglas? Kundi bagkus, magpasakop ka na. Amen? Submission. Ano po? It is hold perfectly. Dahil naniniwala po ako na dadalhin po tayo ni Kristo at ang kanyang kalooban ay sa tagumpay. Amen? Kaya po magpasakop na po tayo. Huwag po tayong humiwalay sa kalooban ng ating Panginoon. Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Basahin po natin lagi ang ating pong Biblia. Ano po? At ito po ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Sa bawat mananampalataya, pasako po tayo sa gawain ng Panginoon. Pasako po tayo sa authority ng ating pastor, sa authority ng church. Pasako po tayo sa kalooban ng Diyos. Naniniwala po ako na ang pangakong ito ng Panginoon, it is persistently, powerfully, and perfectly. Kung ito ay perpekto, pasakop na po tayo sa kamay ng ating Panginoon. The hand that holds on, yung kamay ng ating Panginoon na tumatangan, hindi tayo maaagaw ni naman sa kanyang kamay. Kaya huwag na po tayong kumawala. Huwag na tayong pumiglas. Huwag na tayong lumayo. Kundi bagos, dahil tangan-tangan tayo ng ating Panginoon, magpasako po tayo. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa isang pribilehyo. Nawa po ang salita ng Diyos ay tunay na nagbigay sa atin ng kalakasan. Ang pagtanga ng ating Diyos, ang pagtanga ng kanyang kamay sa atin, ay tunay po na magbibigay sa atin ng pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Dahil makapangyarihang kamay ang may tangan po sa atin. At ang kamay na yan ay ang perpektong kamay. Tayo pong lahat ay manalangin, ano po,